Sa bidyong ito, share ko sa inyo ang iba't ibang paraan ng preparation ng paggamit ng boson's chair, no? So nakita nyo yung pagtali sa railings o sa paglalagay niya, no? Gumamit tayo doon ng round torn and two half hitch. Ang tawag po doon, round torn and two half hitch. Then sa paraan na ito, gagamit tayo ng pag-ariya sa pamamagitan ng shackle. Yan, kita nyo naman kung paano nilagay, no? So dalawang ikot lang. So ito, dalawang ikot kasi depende sa laki ng shackle. So pag malaki ang shackle, nagiging tatlo. So sa pagkakataong ito, dalawa lang yung ikot na kakasya. So kasi hindi kailangan tatlo kung masikip na siya. So paano siya i-slack? So of course, alalagyan natin siya ng lock. So kailangan natin lagyan ng lock ang ating shackle para hindi siya iikot, no? Nasa ganun, pag bumaba tayo, hindi siya kusang umariya. So delikado kasi yan pag kusang umariya, no? Kaya may mga pumuna niyan sa mga nauna kong video. Ito, kinurek ko na, no? So salamat sa pagpuna. Then, pag-ariya niyan, through shackle. And paano naman siya ilalak, no? Papakita dito yung locking. Yan. So iikot mo lang sa gilid niya. Yan. And locking na yan. Then, pagka didiretso mo ang pagkatrabaho mo, tanggalin mo, islock mo na. So sa true gravity, no, sa bigat mo, aariya yan yung nakaikot na dalawa sa shackle. So yan yung una, no? Yan yung unang pamamaraan. And ito naman yung ikalawa, no? So itong ikalawa, ito yung limang ikot ang gagawin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So meron tayong limang ikot. Then, itatali natin sa railings, no? Yan, saka tayo magtatali sa railings. Kung nakalimang ikot, so pwede yan kahit na pabalik yung ikot mo. Yan. So idadaan natin sa railings, tapos dyan na natin siya isisecure sa pinaka-eye niya, no? Yan, nakasecure na siya dyan. Okay? So ito yung ikalawa nating pamamaraan. And sasakay ka na. Yan, kita nyo. So magkaiba sila ng connection, no? Then, pag-ariya, through gravity again. Yan, ito yung ikalawang pamamaraan, no? Limang ikot dun sa ating pinakatali ng boson's chair. Yan, so paano siya ilock? So, simple lang, yan, sa gilid. Yan. So, nakalock ka na, pwede ka na magtrabaho. So, maganda yan, no? Limang ikot. So, may mga video akong unang pinakita sa inyo, no? So, tatlo lang yun, pero yun, nakadaan yun sa shackle, no? So, ito, limang ikot na lalak mo. So, ito naman pangatlong pamamaraan, no? Ito yung ginagamit ng mga Japanese, no? Yung mga Hapon. No? So, makikita nyo, parang lang nilagay niya ng parang overhand lang ang pagkakalagay niya dito sa shackle, no? Yan. So, naka single line din to, no? So, single line, no? Okay? So, again, round turn and two half pitch lang. Okay na yan. Secure na yan, no? So, yan yung ibang paraan. Yung iba dyan, gumagamit ng club hitch and one half pitch para nakalock. Okay? Then, sasakay ka na sa... Lalagyan mo muna ng lock, no? By the way, no? Lalagyan mo muna ng lock bago ka sumakay. Kasi, baka humuros yan pag hindi mo nalagyan ng lock. Okay? Pagkalagay mo ng lock... Yan. So, medyo nagkabiri ang paglagay ng lock. Yan. Okay? So, importante yan. Lalagyan mo muna ng lock bago ka umapak. No, dapat secure yung iyong pinaka-bosos yan, no? Kasi aapak ka dyan. Then, papasok ka dyan. Yan. Pag nakapasok ka na. So, paano siya islock? Yan. Okay, yan. So, tatanggalin mo yung lock.
So, by gravity, o kung hindi siya umariya, gagalawin mo dun sa shackle. No, parang himasin mo yung pinaka-overhead niya para umariya siya. Okay? Yan. Ganon. So, sa bigat mo, kusa siyang aariya. No? And ito yung locking niya. No? Kung titigil ka at tatrabaho ka, yan. Ito yung kanyang pamamaraan ng pag-locking. Yan. Okay. So, meron tayong tatlong pamamaraan ng pag-prepare o paghahanda ng Boson's chair, no? So, tatlo yung sinerko sa inyo, no? Actually,